sana guys, malaki ang space nitong walis tambo. Hindi siya pwede sa maliit lang na space yung paglalagyan nito. Ito. Ayan siya. Hi, good morning guys. Ito ngayon tong walis namin guys. Dito namin ilalagay sa ginawang building ng aming kasamahan kasi maulan kasi. Almost 1 week na po ang ulan. Kaya wala kaming paglalagyan dito ng aming walis tambo. Kaya dito namin siya ilalagay. Itong walis tambo. Ito ngayon walis tambo na ito guys. Bagong harvest. Ito. So itatayo namin dito sa mga kilid-kilid. Anong kilid-kilid sa Tagalog? Dito sa mga tabi-tabi patayo. Masisira itong walis katagalan guys. Kasi nga walang paglalagyan. Hindi siya pwedeng ganito. Kasi magpapawis ito, masisira ang itong walis tambo. Hindi siya magagamit kung iano lang namin sa lupa na walang init. Maging marupok ang kanyang ang walis tambo. Maghirap to kasi wala kaming paglalagyan. Hindi pa siya dry, pero ito na ang kanyang hitsura kasi nga siya ay sa laging ulan. Pero ito ay hindi siya nabasa ng ulan, nakaganito siya. So okay pa ito. Nag-aantay lang po kami ng init para ito ay ipapalo sa lupa at matatanggal itong kanyang flowering dust. Ito. So kailangan talaga dapat dito guys, itong walis na to, kailangan siya ng building na pwedeng pagtatayuan, paglalagyan ng mga walis tambo para ito ay hindi masira at hindi magiging marupok. So ipakikita ko pala guys, itong walis tambo, ano ang resulta niya kapag hayaan lang natin dito sa lupa na nagtatambak-tambakan ang walis tambo. Kasi meron na dito ang resulta. May resulta na kaunti. Kasi kahapon pa ito, nung isang araw pa itong hinarvest doon sa aming farm, kahapon pa siya dito nadala sa bahay namin. So, ito na. Ito siya. So, dahil nga sa sobrang lakas ng ulan, hindi agad namin ito maano. Ito siya. May kalahati. Sunog ito guys, pero naagapan pa naman. Kasi nga, maano pa siya. Madali pa namin napansin. Napapansin. Kasi nadiskubrihan ko talaga ito pag ganito. Ito siya guys, ang kulay niya, parang sunog siya, nag-iba ang kulay. So, ganyan ang mangyari guys, kung hayaan lang namin ito lahat nakakapag, sa lupa, or nagkadikit-dikit ito, nagkakapal. Kasi pag ano to sa lupa, ikakalat namin sa lupa, ang kanyang kulay ay ganito. So, ganito siya. Pero kung iano namin siya, pag isahin sa lupa, ganito ang mangyari. Magpapawis kasi ito, sobrang init, kaya siya ay masusunog. Yan, sunog ang tawag sa amin pag ganito ang kulay ng walis tambo. At ito naman guys, medyo dry na ito. Ang kulang na lang niya lang ay, kailangan lang siya ng kaunting araw para ito ay matatanggal itong flowering dust niya. Ayan, flowering dust. So, ayan guys, ganito ang gawin namin guys sa walis tambo na bagong harvest. Lalo na
kung umuulan. So, ganito siya, ipatayo namin siya. Ipatayo. So, dapat sana guys, malaki ang space nitong walis tambo. Hindi siya pwede sa maliit lang na space yung paglalagyan nito. Ito. Ayan siya. Kailangan sa siya yung hangin, labas-pasok ang hangin sa doon sa katawan ng walis tambo. Kasi pag ibuo mo ito siya, katulad dito ngayon, pag ibuo mo ito siya, ibuo, ganito, ibuo. Doon sa gitna nito, after 3 days, dito sa gitna, nagmo-moist. Dito sa gitna, nagmo-moist, nagpapawis. So, basang-basa dito sa gitna, nasusunog siya, kaya nasisira ang walis. So, todo talaga kami ang pag-iingat namin sa walis tambo kasi napakahirap naman nito harvestin, makati, matalas ang dahon at saka yung katawan ng walis tambo ay napakadelikado pag na-slide ka, pwede tayong matusok doon. Kaya todo pag-iingat namin sa walis tambo na hindi masayang. Guys, natapos na po namin ang paglagay dito ang mga walis tambo dito sa paligid ng building na to, itong kubo-kubo na to. Okay na siya, pwede namin siya iiwan. Balikan na naman mga ilang araw para ibilad kung may init na, magantay sa init. So, thank you so much for watching my video, guys. Kung napadaan kayo dito sa aking channel, napanood nyo itong video na to, please subscribe my channel. Pindutin niyo po yung subscribe, guys. And then piliin niyo po yung bell all upang updated kayo sa mga bago kong video kahit naman hindi kaaya-aya or hindi naman gaano kaganda, hindi naman siya ka funny video or hindi naman siya nakaka-enjoy, but please support my video, guys. So thank you so much, guys, for watching, and thank you so much for support. Thank you so much for views my to all my viewers. Thank you so much, commentator, at lalong-lalo na po sa mga nagpapalipad. Thank you so much po sa inyong lahat. Sa mga nag-aayuda, thank you so much po sa inyong lahat. So yung mga damit, ito po ang forma ng aming uniform. Kasi ang uniform ng isang magsasaka ay butas-butas at saka super marumi kasi nga doon kami sa lupa na assign ng Panginoon na yung... Ayan, so sana po ay supportahan nyo po yung aking channel. Ipagpatuloy pa po ang pagsuporta. Ayan, thank you so much, guys, sa mga nag-stay sa aking live, sa mga nanonood ng aking video. Thank you talaga sa inyo lahat. Nakasalalay po ang aking channel sa inyo po. Wala po ako ngayon dito sa YT World kung wala din po kayong nakasupport sa aking channel. Thank you po sa lahat, sa inyong pagtitiis po. Thank you so much. Bye-bye all!